Nalaboso ang isang lalaki sa Quezon City na nagpanggapang Good Samaritan para makapagnakaw ng cellphone. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Sa mismo niyang bahay, arestado ang lalaking ito. Napahamak siya matapos makilala ng pulis ang motor na ginamit niya umano sa pagnanakaw. Bali sa salaysay ng biktima, nagbukas siya nung bandang alas 6 ng gabi. Dumating ito, dire-diretso doon sa store nila. Nagtatanong, bibili daw ng ball cap, sombrero. At nagsabi siya na regular customer daw siya. At suki na raw siya nung isang kasosyo sa negosyo nung complainant natin ngayon. Which is ang ginawa nga nung biktima natin, tumawag doon sa kasosyo niya sa negosyo. Nag-video call, pinakita, kinumpirma na bumili na sa kanila last March 15. So ganun niya ang ginawa, nagpanggap siya, bibili siya ng 7 sombrero. Nung hinanda na nung biktima yung mga sombrero, kumuha siya ng paglalagyan, pagtalikod niya, tinangay niya yung cellphone niya. 10,000 ang halaga ng ninakaw na phone. Agad namang na-trace ang lokasyon ng cellphone sa bahay ng suspect. Kasama rin sa nakumpiska ang motor na ginamit para tumakas sa krimen. Itinuturing na notorious ang lalaki na labas-masok sa kulungan. Etong suspect na to, ang bali modus nito mag salisi palagi. No? Ang mga tinitira nito, mga cellphone. Most likely mga high-end na cellphone. Saan ang ginagawa niyo ito? Binibenta lang din niya yung mga cellphone. Kasi walang trabaho to eh. So matagal na. Then sa record check namin, napaglaman namin, meron na siyang mga 9 na kaso since 2016. So from 2016, taon-taon may kaso siya. May huli siya. Yung unang-una niya, yung Bausi, dalawang Bausi yun, 2016, sa dati niyang kinakasama. Pero after nun, from 2017 hanggang ngayon, nagre-range ng mga theft, robbery, snatching, may kaso rin siya ng drugs, 5-11, at anti-fencing. Bukod sa pagbibenta ng mga nakaw na gadgets, peke rin siyang Good Samaritan. Magpapanggap siyang nahanap niya lang ang ninakaw niyang cellphone. Dito niya tatawagan ng may-ari para isauli, pero manghihingi siya ng 10,000 piso para pantubos. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. Comments man. Nagbigay naman ng payo ang pulis para iwas sa lisi. Mga ganyan, no? Yung mga gadget natin, iwasan natin inilalapag lang basta-basta, lalo na mawawala yung atensyon natin. No? Ibulsa na lang siguro or sa pinaka-safe na lalagyan sa mga tindahan nila or mga pwesto nila para hindi naaabot ng mga customer o lalo na ng mga sumasalisi. Vel Custodio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.